Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for another Pick a Card video. Ang tanong po natin ngayon ay kung ano po yung pinakamadami po na comment doon po sa post ko. Nagtanong po kasi ako kung ano yung gusto nila na pick a card. So kadamihan po ng mga sumagot is about the third party situation. Okay, yung parang titignan kung sino yung mas mahal, mas gusto, mas pipiliin. Okay, so bali ang tanong natin ngayon ay kung sino yung pipiliin ng person ninyo, kung kayo ba or yung isa. Okay, yung isa, it does not matter kung siya yung kabit, kung siya yung original, it does not matter kung siya yung current, or siya yung ex, basta yung isa. Okay, so titignan natin kung ano yung naiisip niya nung person ninyo about dun sa tao na yon, anong nararamdaman niya, versus sa kung ano yung naiisip at nararamdaman niya towards you. And then titignan natin kung sino ang pipiliin niya at the end. Okay? So, meron tayong tatlong set of cards na pagpipilian. Pumili po lamang ng set of cards na itinuturo po ng inyong damdamin. Huwag niyo pong i-base sa kung ano yung itsura ng cards. Okay? Kung kinakailangan ninyong i-post yung video para pakiramdaman kung ano yung cards na itinuturo po ng inyong puso, eh gawin niyo po. Okay? Doon po sa mga sanay na sa mga videos ko, pwede niyo na pong i-skip papunta doon sa napili ninyong card. Bale, maglalagay po ako ng timestamp sa may description box. Okay, kung wala po sa description box, maaari po na nasa comment section. Okay, tapos dun po sa mga bago, welcome po sa channel ko. Lagi ko pong pinapaalala na hindi po lahat ay makaka-relate sa ganitong mga readings dahil ito po ay general reading. Nang lalabas po sa mga cards ay kung ano yung strongest gathered or mutual energy ng mga nanonood. Kung halimbawa na hindi kayo makapili sa mga cards na ito, panuuri nyo po lahat kasi baka meron kayong mapulot na mga mensahe sa mga cards na iyan. Okay? Kung halimbawa naman na hindi talaga kayo nakarelate sa kahit anong mga cards na ito, maaari po na baka kakaiba yung sitwasyon ninyo sa lahat ng mga nanonood or baka hindi lang talaga para sa inyo yung reading. Okay? And hindi po importante kung ano po ang zodiac sign nyo dito. Hindi po importante kung ano ang kasarian ninyo. Pwede nyo pong i-adjust, pagpalitin, i-reverse yung mga pinagsasabi ko. Kasi baka, halimbawa, sinabi ko girl pero boy kayo. Pwede nyo pong i-switch or tignan ninyo kung saan kayo mas tumutugma. Okay? So, ayun po. Let's start. Okay. So, para po sa mga pumili ng set of cards, number one, bale, dito po na side is kayo. Dito po na side is yung isa or yung sabihin na lang natin na karibal ninyo. Okay? Tapos, titignan po muna natin kung ano yung naiisip ng person ninyo, nararamdaman, ano yung gusto, ano yung ayaw, and then later kung ano yung mangyayari. Okay, so unahin ko po muna yung side ninyo. Okay, and then we have here the Page of Swords. Maybe right now, naiisip po ng person ninyo na mag-reach out siguro sa inyo. Gusto siguro niya na magkausap kayo, magkaliwanagan kayo. Okay, na siguro merong mga bagay na hindi naging malinaw nga between the two of you. Maaari kasi na meron inilihim, itinago itong person nyo sa inyo na siguro gusto niyang i-reveal siguro sa'yo. Or baka aamin siya, ganun nga. Or meron pa siyang mas inilihim pa or itatago. Or kung ano yung sasabihin niya, eh baka hindi yun yung as in katotohanan. Okay, na baka there is more to it. Okay, than what it seems. Okay? So, yan yung naiisip ngayon ng person ninyo towards you right now. And then, we have here the Hermit. And then, the Death card in reverse. So, ito yung nararamdaman niya ngayon towards you. Siguro, gusto niya munang mag-isip-isip. Okay? Gusto niya munang lumayo or mag-isa na iniisip niya, I mean, pinapakiramdaman niya kung tama ba na hindi nai-end yung things, yung relationship ninyo, or kung babalikan ka pa niya. Okay, in other words, hindi siya sure kung i-end niya with you or kung babalikan ka niya.
Okay, parang nararamdaman niya na meron pa. There's still something. Okay? Pero siguro hindi niya 'yon masabi-sabi sa iyo directly. Okay? And now we have here the Three of Wands in reverse. So, paano ko ba? Itataas ko na lang 'to para makita niyo. The Three of Wands in reverse and then the World card in reverse. Okay? So, ito yung gusto niya sa inyo. Medyo confusing. Okay? So, ngayon ko lang nakikita kasi itong mga cards na ito. Pag ginagawa ko po itong mga pick a card, talagang sinashuffle ko sila din. Pinipick ko sila randomly. And then, saka ko na lang nakikita kung ano yung mga lumalabas kapag nire-record ko na. Okay? So, bali ito yung kung ano yung gusto niya sa iyo. Okay? Siguro, in a way, gusto niya na tipong maybe you are somebody na kapag nagkakaproblema kayo, you do not easily walk away from him or her. Okay? Na parang hindi ka pa rin totally nagle-let go sa kanya siguro kahit na marami siguro siyang mga ginawa na kalokohan. Okay? Na parang siguro inasa mo yung kabuuan mo sa kanya. Okay? Naging dependent ka siguro sa kanya in a way, okay, na ginawa mo siyang mundo mo na you feel incomplete without him. Okay? In a way, gusto niya yon sa iyo kasi parang nabibigyan siguro siya ng satisfaction na somebody wants him, somebody needs him. Okay? Parang sa ego ba niya, sa pride niya. Ganon. Okay? Or tipong maybe he knows or she knows na you are somebody na he can rely on, na pwede niyang balikan anytime na gusto niya. Okay? Ngayon, titignan naman natin kung ano yung ayaw niya sa iyo. We have here the Three of Pentacles in reverse. And then the Page of Pentacles in reverse. Siguro, isa sa mga ayaw niya sa iyo, parang kahit anong try niya or try ninyo, parang hindi nyo naaayos kung ano man yung mga problema ninyo. Or pwede naman na baka ikaw yung hindi nakakapagbigay sa kanya ng security and stability. Na parang hindi ka nakikipag-work out sa kanya, hindi ka nakikipag-ayos. Okay? Pero kasi sinabi ko na kanina dito na isa sa mga gusto niya sa iyo, parang hindi ka nag-give up agad-agad sa kanya. Pero yun nga lang siguro, ang downside, no matter how hard you both are trying to work things out, walang nangyayari. Okay? Na nagiging unstable and hindi pa din secure yung relationship ninyong dalawa. So, bale yun yung ayaw niya. Okay? So now, we will look at the other side, yung dun sa other person. Okay? We have here the Five of Wands. Five of Wands, and then the Magician. Okay, so ito yung naiisip niya ngayon about dito sa other person. Siguro, right now, madrama ang kanilang ugnayan ngayon. Okay, so siguro naiisip niya yung conflict, drama, okay, when it comes to this person. Na siguro merong nagmamanipula dito sa sitwasyon na to, sa relationship na ito. Merong gumagawa ng some kind of manipulation. Okay? Or pwedeng iniisip niya, ano kaya ang pwedeng gawin ko para matigil itong drama na ito sa aming dalawa? Okay? So, yun yung current na naiisip niya. Okay? And now we have here the Ten of Swords. And then the Chariot. So, ito yung nararamdaman niya ngayon. Dahil siguro dyan sa mga conflict na yan, nararamdaman niya right now is, hiwalayan ko na lang kaya to. Iwanan ko na lang kaya, mag-move on na lang ako. Kasi, ang hirap eh. Na parang no matter how hard siguro na ginagawa niya para magkaayos sila, they still end up arguing. Okay? So, parang napupuno na siguro siya, kaya gusto niya na lang na makipaghiwalay siguro sa tao na to at mag-move on na lang. Okay? And now, we have here the Three of Swords. And then the Seven of Swords. Again, this is conflicting, okay? Ito yung bali gusto niya dito sa tao na ito.
Okay. Siguro, gusto niya na itong girl siguro na to, eh parang itinago niya siguro itong babae na to before. Okay, siguro this girl or this person is somebody na natatakbuhan niya sa tuwing nasasaktan siya or sa tuwing nagkakaproblema siya. Okay, na tipong inilihim niya, itinago niya itong tao na to, parang merong something sneaky going on between your person and this person. Okay? So, ito yung isa sa mga gusto niya about this connection. Okay? And now we have here the 7 of Cups in reverse and then the 10 of Wands. Ito naman ngayon yung ayaw niya. Ayaw niya kasi somehow, siguro nga medyo problematic din itong connection nilang dalawa. Na kapag kasama niya siguro tong tao na to, parang mas dumadami yung problema niya, mas dumadami yung responsibilities niya. Kaya somehow, naiisip niya na he or she made the wrong choice, na parang nagkamali siya ng pinili. Okay? Siguro, at first, naging exciting lang siguro sila. Siguro, kinailangan niya lang itong tao na to whenever na nagkakaproblema siguro kayo. Pero with these cards kasi maaaring hindi rin naman siya nagiging committed sa tao na ito. Okay? Na kailangan niya lang siguro talaga ng oras sa ngayon na mag-isip-isip kasi somehow hindi pa siya totally decided to end things with you. Okay? So now we will see kung ano yung mangyayari. Okay? We have here the King of Pentacles, the 6 of Cups, the 9 of Wands, the Queen of Swords, the 7 of Pentacles in reverse, the 10 of Pentacles, the 9 of Pentacles, and then the King of Wands. Okay, so sa nakikita ko dito sa mga baraha na to, there is a possibility na makipagbalikan po sa inyo itong tao na ito at kayo yung piliin. Okay, na parang walang magiging magandang ibubunga yung relationship nila or connection nila noong other person. Okay, kaya tipong mas gugustuhin niya na magkaroon kayo ng reconciliation at magkaroon kayo ng committed relationship. Pero, nakikita ko dito, baka kayo yung tumanggi na dito sa tao na ito. Okay, kasi with the 9 of Wands dito, maaaring napahagod na kayo eh. Pagod na kayong ipinaglaban itong tao na to. And with the 9 of Pentacles dito, maaaring right now siguro okay na kayo eh. Masaya kayo kahit single kayo. Ina-enjoy nyo na kumbaga yung buhay nyo. Kaya kapag nag-reach out itong tao na to sa inyo, maaaring you will act cold and distant towards this person. Okay, Queen of Swords, ito yung tipong matapang to. In such a way na hindi siya takot na mag-isa. Kahit pa maging divorsyada siya or separada or single siya. Kaysa naman sa makipag-deal siya with somebody na hindi loyal, babaero, okay? Or lalakero. Basta a cheater and a liar. Okay? So in other words, at the end, kayo ang pipiliin ng tao na ito. Okay? So now we will see kung anong advice po para sa inyo. We have here protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Okay, so ibig sabihin, pinoprotektahan po kayo ng inyong mga fairies or ng inyong mga angels, protecting you from harm, from heartache, ganyan. Okay, kaya nga siguro kapag babalik sa inyo itong tao na to, eh you will feel very guarded. Okay, na magiging defensive kayo. Okay, kasi nga okay na kayo tapos yan na naman siya. Okay? And now we have here the 8 of Summer. Ang sabi dito, the desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Okay, so kayo po siguro ito ngayon na parang mas pinipili nyo na parang magkaroon ng mas meaningful na buhay. Okay, na parang nare-realize nyo na nga na panahon na para mag-move on na lang kayo. Parang pinipili nyo to make major life changes.
in your life kasi ayaw nyo na na matrap pa ulit sa sitwasyon na ito kung saan hindi naman kayo sigurado sa tao na ito kung magiging loyal ba siya sa inyo o hindi. Okay po? So, bale, yun po yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili ng set of cards number 1. Para po sa mga pumili ng set of cards number 2, so, bale po, dito po sa side na to is kayo po. Okay? And then, dito sa side na to is yung other person. Okay? So, titingnan po natin kung ano yung naiisip, nararamdaman, gusto, at ayaw noong person po ninyo. Okay, parang versus, maglalaban po kayo, ikaw yung other person, ikaw yung other person. Okay, pero uunahin na lang po muna natin yung side po ninyo. Okay, so tignan natin ngayon kung ano ang naiisip ng person po ninyo towards you right now. We have here the Ace of Wands and then the Ace of Pentacles in reverse. Okay, so ang nararamdam, ang naiisip ng person po ninyo ngayon towards you, parang gusto niya na magkaroon kayo ng new beginning. Pero yung new beginning na yan, it's more of yung ano, sexual or passionate na connection. Okay? Tapos Ace of Pentacles in reverse, ibig sabihin, parang hindi pa rin siya magiging committed sa inyo. Okay? Na kung ano man yung iniisip niya na mangyari between the two of you, maaaring hindi ito magtagal. Okay, kumbaga short term lang, maaaring baka one night stand lang yun or baka dahil lang sa sex, kaya parang naiisip ka niya ngayon. Pero wala naman siyang balak na makipagbalikan sa iyo. Okay, and now titingnan natin kung anong nararamdaman niya towards you right now. We have here the Four of Wands in reverse and then the Six of Wands in reverse. So si Four of Wands in reverse, ibig sabihin talagang ano, hindi niya feel na makipagbalikan sa inyo sa ngayon. Okay, na parang ang gusto niya lang right now is some sort of attention. Okay, parang itong tao na to may pagka self-centered, narcissist, na gusto niya yung siya lang, puro siya lang, kung ano yung kakabuti niya. Okay, na parang siya lang yung magbe-benefit. Okay, so ang after lang talaga niyan sa iyo is maybe to pleasure yung sarili niya. Wala naman siyang balak na makipagrelasyon sa iyo or bigyan ka ng committed relationship. Okay? So now, let's see kung anong gusto niya sa iyo. We have here the Queen of Pentacles in reverse and then the Five of Cups in reverse. Okay, siguro, isa sa mga gusto niya sa inyo is yung tipong hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, hindi ka pa rin makapag-move on sa kanya, hindi mo pa rin siya matanggihan whenever na bumabalik siya sa iyo. Okay? Na parang you keep on taking this person back kasi somehow it feels kumbaga yung insecurities mo siguro as a person na parang somehow kasi whenever na nawawala siguro itong tao na to, nagmumukmuk ka dyan, nag-iiyak ka dyan, kaya pag nagparamdam siya, parang nabubunot lahat ng tinik sa iyong damdamin na magiging masaya ka na naman. So in other words, nire-rely mo sa tao na ito, yung happiness mo and yung value mo as a person. Okay, so somehow, gusto niya yun. Kasi it makes him feel, appreciated. Kasi nga, narcissist yan eh. Okay? So parang, nabibigyan mo siya ng emotional boost. Ganon. Okay, na parang somebody needs me. Ay, mahal na mahal niya ako. Parang ang galing-galing ko talaga. Ang gwapo-gwapo ko. Something like that. Okay, so yun yung isa sa mga gusto niya sa'yo. And now, titignan natin kung anong ayaw niya. We have here the Seven of Wands. And then the Page of Wands. Okay. Siguro, ang ayaw niya sa'yo naman, eh, baka palagi ka nagpapasuyo, nagpapalambing sa kanya. Okay? Na kapag nagkakaroon siguro kayo ng conflict, medyo wala kang resistance somehow eh. Parang ang dali para sa kanya na makuha kanya. Okay? So, nawawala agad yung challenge niya sa iyo.
Okay, na parang at first, siguro pag nagkagulo kayo, nagkaaway kayo, susuyuin ka niya. Okay. Tapos, ikaw naman, agad-agad nabibigay. Wala kang paninindigan siyaan. Okay, so parang ayaw niya yon kasi nawawala yung challenge, kumbaga. Okay, na kung halimbawa nga talaga na narcissistic itong person ninyo, mahilig to sa chase, okay? Isa yun sa mga parang, ano ba, challenge nila, okay? Na kapag nire-resist sila ng babae or ng tao, mas lalo nilang hinahabol. Okay, kasi hindi matitake ng pride ng ego nila na tinatanggihan sila. So, once na nakuha na nila kayo, doon na sila yung parang babalik na rin nila yung mga pangyayari until kayo na yung hahabol sa kanya. Okay? So, siguro ayaw niya yon na tipong kapag nakuha ka na niya, eh nawawalan na siya ng challenge. Kaya siguro, naghahanap din to ng iba. Okay? So, bali yun yung sa side mo. And now, we will look at the other person. So, we have here, the Lovers in reverse, and then the Empress in reverse. Okay, so ito yung naiisip niya ngayon dito sa tao na ito. Siguro, meron din hindi magandang ugali itong person niya ngayon, or hindi ko alam kung sino ang current, hindi ko alam kung ex ba to, kung current ba to, or kung pinagsabay ba kayo, kung siya ba yung kabit, kung siya ba yung original. Okay, basta yung other person. Okay? So, parang ang iniisip niya, gusto niyang humiwalay sa tao na ito. Kasi siguro itong tao na ito nagiging masyadong clingy, nagger, ganun, or tipong insecure, basta hindi nagiging maganda yung ugali nitong tao na ito. Kaya gusto niyang makipaghiwalay. Okay? And now, we have here the Four of Cups and then the Ten of Swords. So, ang nararamdaman niya ngayon towards this person is gusto niyang to end things. Gusto niya nang makipaghiwalay sa tao na ito. Kasi hindi siya nasasatisfy emotionally. Okay? Siguro hindi na ibibigay ng tao na ito yung mga pangangailangan niya. Okay? Kaya gusto niyang humiwalay. Okay? And now we have here the Temperance, and then the Six of Pentacles in reverse. So, ito ang gusto niya sa tao na ito. Siguro, financially, supportado siya ng tao na ito. Okay? Na parang ano, bigay ng bigay siguro itong tao na to sa kanya. Pero, hindi yung sa emotional na aspect eh. It's more of material things. Okay? Na parang, nag-go with the flow na lang siguro siya sa tao na ito kasi alam niya somehow na may nakukuha kasi siya doon sa person na ito. So parang in a way pinagtsatsagaan niya na kahit na hindi maganda yung ugali ng person. Okay? So somehow, isa sa mga gusto niya siguro sa tao na to, he can relax. Wala siyang masyadong problema when it comes to other things, okay? Or sa suporta, financial, ganyan. Okay? Parang suportado siya. So, yun yung gusto niya dito. Okay? And now we have here the Queen of Cups and then the Two of Pentacles. So, ang ayaw naman niya dito sa connection na to, sa relationship na ito, siguro meron pa siyang iba na mahal. May iba siya na mas gusto kaysa sa tao na ito. Okay? Na parang hindi siya totally decided na to be with this person eh. Na maaari rin nga na baka mas obsessed sa kanya itong person niya kaysa sa mas mahal niya ito. Okay? Siya, parang yung attention niya divided eh. Either meron pa siyang pinag-iinteresan na iba, okay? Or baka itong person niya eh masyadong overbearing. Okay? Kaya hindi rin siya totally makapag emotionally commit dito sa person na ito. Okay? So now, we will look at kung ano yung mangyayari. Okay? We have here the Devil, the Knight of Pentacles in reverse, the Fool in reverse, the King of Swords,
the 8 of Cups, the 6 of Cups in reverse, the Knight of Swords in reverse, and then the Chariot. Okay, so sa nakikita ko sa mga barahan na to, yung person ninyo, maaaring mag-walk away sa kung kanino, sino man ang karelasyon niya ngayon, kung kanino siya ka-attached ngayon. Okay? Pero, kung halimbawa, nalalayasan niya itong tao na ito, hindi ka pa rin niya mabibigyan ng committed relationship. Okay? Maaaring hindi ka pa rin niya babalikan. Kasi nga, with the Fool here in reverse, parang gusto nitong tao na to na parang wala siyang inaalala. Carefree lang siya. Okay. Tapos with the Knight of Swords in reverse dito, maaaring kung halimbawa na bumalik sa'yo itong tao na to, kung gano'ng kabilis, ganun din kabilis na alis. Parang kumbaga, panandalian lamang. Okay? Na ikakat ka na naman nitong tao na to. Siguro, sinabi ko na doon, kung makukuha na naman niya yung gusto niya from you. And then with the Chariot here, maaari nga na lumayas na naman itong tao na to. Okay? So, in a way, wala siyang pinipili. Okay? Pinipili niya yung sarili niyang kapakanan. Kasi this person is selfish. Self-centered. It's all about himself. Okay? So now, we will see kung anong advice sa iyo. We have here, find balance. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Okay, take a power nap. Siguro this is somehow a reminder for you lang na do not stay focused on this person or in this connection. I-balance mo yung oras mo. I-divide mo yung oras mo. Do not give too much effort, time sa sitwasyon na ito. Maghanap ka naman ng iba na pagkakaabalahan mo. Okay? Kasi baka mamaya may mga aspeto ka na sa buhay mo na napapabayaan mo. Okay? Kaya kailangan mong balansehin ang mga bagay-bagay. Okay? And now we have here, the Chariot ulit. So, we have here the Chariot and then the Chariot ulit dito. Okay? Kasi po, pag ginagawa ko yung mga ganito na pick a card, hindi ko po nakikita kaagad kung ano yung mga cards na lumalabas. Okay, so kapag ginagawa ko na yung video, kapag nire-record ko na, saka ko lang sila nakikita. Okay? So, the Chariot here and the Chariot there, it's almost the same. I mean, it's the same. Okay? So, ang sabi dito, success that comes from dedication and self-discipline. Celebrating your accomplishments and then being in the spotlight. Okay, maybe this is for you din, na tipong sinasabi nga, na mag-move on pa na lang din. Okay? Kasi siya, mag-move on siya eh. Iiwan ka niya sa huli eh. Kaya siguro, gawin mo na rin dapat yon para sa sarili mo. Na parang, tignan mo naman yung ikabubuti mo. Kung saan ka mas magiging successful. Okay? Kung saan magiging accomplished ka. Okay? Na kailangan mong maging disiplinado sa sarili mo at dedicated. Okay? So, it's time, kumbaga. Okay? So, bali yun po yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili ng set of cards number 2. Para po sa mga pumili ng set of cards number 3, so bali po, dito po kayo and then dito yung other person, okay? So, parang titignan natin, parang versus you versus yung other person. Titignan natin kung ano yung naiisip, nararamdaman, gusto at ayaw noong person nyo. Okay, so anong naiisip niya sa'yo, ano yung naiisip niya doon sa isa, okay? Parang i-compare natin. Okay, pero uunahin ko po muna yung pong sa side ninyo. Okay, so medyo may nagsasabi sa akin, nasabihin ko sa group na ito, hindi ko sinabi to sa mga previous groups, okay? Something is telling me na kung halimbawang hindi kayo nakarelate dito sa side na to, baka dito kayo sa side na ito. Okay, so pwede ninyong pagpalitin, okay, yung mga pinagsasabi ko. Okay, so let's see, pero kadamihan sa inyo, maaaring dito kayo, okay? So, let's see kung ano ang naiisip
ng person ninyo towards you right now. We have here the Five of Swords and then the Queen of Pentacles in reverse. So, yung person nyo, naiisip niya na parang ang dami sigurong conflict na nangyayari between the two of you. O baka nag-aaway kayo ngayon or nagka-aaway kayo. So, naiisip niya pa yung mga problema na yon up to now. Na maybe naging insecure ka sa relationship na ito or naging unstable kayo. So, yun yung naiisip niya whenever na naaalala ka niya. Okay? And now we have here the Five of Pentacles in reverse and then the Star in reverse. Okay? Ang nararamdaman naman nitong person ninyo towards you right now, medyo meron pa siyang hope. Parang somehow umaasa pa siya. Okay? Kasi with the Five of Pentacles in reverse here, parang gusto kanyang balikan. Okay? Hindi ko alam kung sinong umabando na sa relationship na ito. Okay? Kung halimbawa man na siya yung umabando na sa'yo, maaaring gusto niyang balikan ka. Okay? Kung halimbawa naman na ikaw yung umabando na sa kanya, maaaring umaasa pa siya na balikan mo nga siya. Okay? Or pwede rin naman na baka nararamdaman niya lang ngayon na ikaw yung umaasa pa nga na balikan mo siya, na bumalik siya sa'yo. Okay? Basta i-adjust niyo po yung sinasabi ko. So, kung hindi kayo yung umaasa, di malamang siya. Okay? So, let's see now kung ano yung gusto niya sa inyo. We have here the Six of Swords and then the Hangman in reverse. Okay. So, isa sa mga gusto niya sa inyo, siguro whenever na nagkakaroon kayo ng conflict, pag-aaway, gusto niya yung tipong nakikipag compromise ka. Maybe gumagawa ka ng paraan, nagkakaroon ng adjustment sa relationship ninyo, ganun. Okay, basta you tried to compromise nga. Okay? Na para lang magkaayos kayong pareho. Okay, so gusto niya 'yon. And now we have here the Hermit. And then the Six of Pentacles in reverse. Ngayon, ang ayaw naman niya sa inyo, siguro masyado kang sinasarili mo lang siguro yung mga bagay-bagay minsan. Okay, hindi ka masyadong nagre-rely sa tao na ito. Okay, siguro hindi ka masyadong na umaasa sa kanya financially, emotionally, okay? Kaya tipong somehow nagiging one-sided siguro yung relationship ninyo. Kasi siguro ikaw yung tipo na kaya mo to be on your own or mas prefer mo siguro na kapag nagkakaproblema kayo, eh, gusto mo muna ng time, makapag-isip-isip, gusto mo muna ng mapag-isa. Pero, once nga na nagkaroon ka na ng time out, eh, yun nga, nakikipag-ayos ka na, nakikipag-compromise ka na. Okay? Pero, ayaw niya yun na parang hindi ka umaasa masyado sa kanya. Hindi ka dependent sa kanya. So, ang dating siguro is, hindi mo siya kailangan. Okay? And now, we will look at the other person. So, we have here the King of Wands in reverse. And then, the Seven of Cups in reverse. So, ngayon, ang naiisip niya about this other person is that parang nagkamali siya ng pinili. Ganun. Na he or she made the wrong choice. Okay? Na parang mali na nagkaroon siya ng relationship sa tao na to. Mali na nangloko siya. Mali na, yun nga, nag-cheat siya with this person. Okay? And now we have here the Three of Wands and then the Eight of Wands. So, ang nararamdaman niya ngayon about this person is that gusto niyang umalis. Gusto niyang mag-move on na lang. Na parang gusto niya nang itigil yung connection niya with this person. Kasi siguro nararamdaman niya na wala itong magandang pinatutunguhan. Kasi nga, alam niya na eh, na nagkamali siya ng pinili eh. So, parang gusto niya nang takasan, itigil, okay. Or maybe pati yung communication nila, gusto niya na rin na i-cut. Okay? Gusto niya na lang umalis, mag-move on. Okay? And now we have here the King of Pentacles. And then the Emperor in reverse. So, ito yung gusto niya sa tao na ito. The Emperor in reverse, and then the Hermit dyan.
This is somehow parang opposite. Okay? So, kung ano yung ayaw niya sa'yo, dito naman, parang opposite noong gusto niya dito sa babae na to. Okay? Kasi siguro itong tao na to napaka-open, napaka-vocal. Sinasabi niya talaga, hindi siya natatakot siguro to express kung ano yung naisip niya o nararamdaman niya. Habang ikaw siguro nga, kasi nag-hermit mode ka dyan, maaaring you keep things to yourself, mas pinaprefer mo na mag-isa muna instead of meeting him or her heads on whenever you have problems. Okay? On the other side kasi, mas nakaka-feel siya ng security and stability whenever nage-express ng naiisip at nararamdaman itong tao na ito. Kasi na-figure out nila agad kung bakit, kung ano yung gagawin. Ganun. Okay? So, yun yung gusto niya dito sa connection na to. And then we have here the Six of Wands. And then the Nine of Swords. Ngayon, ang ayaw naman niya dito sa tao na to, itong tao na to siguro napaka-overthinker. Lahat ng bagay ina-analyze. Lahat ng bagay binibigyan ng kahulugan. And hindi siya takot, kumbaga, na-express yun. Just imagine mo yun. Yung lahat ng iniisip ng tao na ito, nasasabi niya, vino-vocalize niya. So, in a way, it gets very irritating. Okay? Na siguro may pagka-KSP din itong tao na ito na gusto niya na bigyan siya ng attention palagi, bigyan siya palagi ng kasiguraduhan. Okay? Parang i-reassure siya every now and then. Kasi nga, overthinker eh. Mahirap ang mga overthinker. Kasi hindi nila din nakokontrol minsan yung pag-iisip nila. No matter how hard they try to feel secured or tipong kahit ilang positive thinking yan, since nag-overthink sila, papasukan at papasukan yan ng mga negative thoughts. Okay? So siguro, para lang mapakalma yung isipan ng tao na ito, eh binibigay niya lahat ng attention, pagmamahal, appreciation sa tao na to. Pero, it's getting to a point na masyadong too much na siguro. Kaya, naiinis siguro siya doon, ayaw niya. Okay? So now we will see kung ano ang mangyayari. We have here the Ten of Pentacles in reverse, the Ace of Swords in reverse, the Ace of Cups in reverse, the Moon in reverse, the Ten of Wands in reverse, the Empress in reverse, the Five of Wands, and then the Two of Wands. Okay, so kung sino man ang karelasyon nitong tao na to ngayon, okay, kasi hindi ko alam kung sino sa inyo yung current na ka-relationship niya. Kung kayo yung karelasyon nitong tao na to ngayon, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng hiwalayan. Okay, Ten of Pentacles in reverse, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng committed, happy relationship. Na parang i-release niya yung burdens. Ayaw niya ng problema. Okay? And then with the Ace of Swords in reverse there, maaari rin na hindi ka makakakuha ng explanation or hindi ka makakakuha ng closure, which will make you feel very insecure again. Okay? And then Ace of Cups in reverse, ibig sabihin walang new beginning. Okay? Na parang magkakaroon lang ng conflict or drama. So, kung halimbawa na yung other person, yung hiniwalayan niya, maaari rin na hindi ka niya, hindi ka rin niya balikan kasi alam niya na conflict lang. Okay? And then, the Moon in reverse, maaari kasi na may mga katotohanan na marireveal. Pero, with the Two of Wands here, there is a chance na magkaroon pa kayo ng communication nitong tao na to, pero parang meron kang malalaman about sa kanya. Kaya siguro, magkakaroon pa rin kayo ng conflict. It will just make you feel confused and insecure. Okay? So, if ever nga na kayo yung pipiliin at the end, ang ending eh, wala din. Okay? So now we will see yung kung anong advice sa inyo. We have here celebration. Sabi dito, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play.
an invitation could be on the way. So there is a chance na, there is a possibility nga na mag-reach out sa'yo itong tao na ito para yayain ka siguro na lumabas, magkita. Okay? And now we have here renewal. Okay? Pero kasi ang sabi dito, kailangan you review the past and the present so you can plan a bright new future. Understand your life purpose. Release judgment of yourself and others. Okay? So, this in a way can say na siguro you have to reconsider or consider carefully kung halimbawa nga nababalik sa inyo itong tao na to at kayo ang pipiliin. Kailangan meron kang matutunan sa past at meron kang kailangang ibahin sa present para mas maganda yung inyong future. Okay? Kasi kung walang mangyayari na renewal or adjustment sa connection na to, sa relationship na to, talagang you will just might end up breaking up again with each other. Hindi kayo magiging stable pa din. Okay? Kaya, kailangan magkaroon kayo ng masinsinang pag-uusap. Kung halimbawa mag-reach out sa'yo, itong tao na to, alamin mo kung ano yung plano niya para sa inyong dalawa. Okay? Kumbaga, imbestigahan mo ng maigi. And you have to trust your instincts. Okay? Kapag nag-reach out sa'yo itong tao na ito. Kasi baka mamaya, yun na, maulit lang yung mga nangyari between the two of you. Okay? So, yun po yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili po ng set of cards number 3.